Sinabi nga ito ni Joel Embiid pati na nga rin ni Grant Williams matapos nga ng kanilang insidente kanina. Pero bago yan mga idol ay panandalian muna natin pag-usapan eto nga si Anthony Edwards dahil siya ng araw ang focus netong team ng Minnesota Timberwolves ayon na mismo sa president ng basketball operation nila na si Tim Conley. Well, sa kanyang ang payag na ito ay sinabi niya na pretty much nga daw going forward sa future ng franchise ng Timberwolves ang kanilang nga daw magiging focus na ay itong si Ant o itong si Anthony Edwards. Ibig sabihin lang niya ng mga idol, siya na ang kanilang franchise player ngayon, pangpalit nga dito kay Karl Anthony Towns. And yan mga idol ay inababali-balita na rin naman na o throughout the season nang dahil nga na-outperform neto ni Edwards si Karl Anthony Towns at lalo pa yung napagtibay nung sa round 1 matchup nga nila against sa Denver Nuggets. Talaga namang parang mas superior player itong si Anthony Edwards and nasa better potential. At sa gitna nga rin ng balitang yan mga idol ay lumabas na rin ang rumor about kay Karl Anthony Towns about sa paglipat niya ng team. At ang mga posibilidad nga daw mga idol, Knicks yata, Miami Heat at pati na rin Portland Trail Blazers. Ilan lang yan mga idol sa possible next team neto ni Karl Anthony Towns kung ite-trade na nga siya netong team ng Minnesota Timberwolves. So let's see mga idol kung may big movement na mangyayari dito nga sa team ng Minnesota kung magbabago na ba ang kanilang team next season. Pero ngayon ay pag-usapan na nga natin ang insidente ni Joel Embiid at pati na nga rin ni Grant Williams. Dahil sa game 3 mga idol ay naapakan nga ni Joel Embiid sa ulo itong si Williams at wala nga yan kung anong technical or flagrant foul. Normal lang yan mga idol at move on na lang ang ginawa nito ni Grant Williams at pati na rin ni Joel Embiid. Pero not so fast nga yan dahil na-pick up nga ng kanilang mga microphones ang kanilang conversation after this incident. Well, sinabi kasi ni Embiid na may bad nga daw at natanong kung bumagsak nga ba daw siya sa ulo niya. At sagot naman ni Williams ay it's playoffs nga lang daw so para pagpapalabas niya na okay lang. At sinabi naman ni Embiid na bumagsak nga daw kasi etong si Grant at pati na rin si Brown at sunibukan niya nga rin daw na bumagsak. At sabi ni Williams na alam niya naman daw na bola ang ganyang sinusubukang kuwanin. At sabi ni Embiid na sinubukan niya nga daw na talunan etong si Brown at pati na rin si Williams. At sa panguli nga ay sinagot siya ni Grant na ayun nga daw ang kanila kasing pinaglalabanan. So it's clear naman dito sa kanilang conversation mid-game ay no hard feelings between the two of these player. Lalo na kay Grant Williams mga idol na naapakan, natadyakan ang kanyang ulo. Pagkalaki-laki pa naman neto ni Joel Embiid, 7 foot tapos 250 plus pounds yata. So imagine nyo mga idol kung gano'ng kasakit yung naramdaman ni Grant. Pero tatawa-tawa pa nga yan mga idol sa kanyang post-game interview. Tingnan natin ang kanyang mga sinabi. Well, nang matanong nga siya about dito ay sinabi niya na he got curb stomp nga daw by Joel Embiid sabay tawa. Pero sinabi niya din na it happens nga daw talaga nang dahil pataob nga rin daw kasi itong si Joel Embiid pero thankful naman daw siya na hindi fully or yung hindi buong puwersa ni Embiid ang bumagsak sa kanyang ulo. Hindi nga raw ang buong bigat nito Joel Embiid ang bumagsak sa kanya. At buti na nga lang daw talaga ay hindi yan nangyari at kahit papano, kahit kaunti ay medyo naiwas ni Embiid na siya'y bagsakan completely. So itong si Joel Embiid mid-game ay humingi nga ng tawad at si Grant Williams ay patawa-tawa na lang after the game. So mukhang okay naman na the no hard feelings again between the two players.